Welcome back again mga sir, this is Lawex, back again with another video. So in this video, may panibago na naman tayo ng amplifier na i-review na nang galing sa Fosse Audio. So first of all, pag ilangis mo lang ito, halimaw yung amplifier na ito. This is a Fosse Audio PT28 Pro. Siyempre, this is powered by a Texas Instrument TPA 3255 na chip. So medyo high-end siya. Features ito is may Bluetooth, RCA, pwede mo rin line in. Yung nga lang, sana mas maganda kung PL ang nilagay na dito. Then or XLR. Siguro, kasi small form factor siya, kaya naging RCA lang siya. And then syempre, pwede mo itong gawin as pre-amplifier kasi may pre-out na po siya. Ayan, na quarter inch or 3.5mm na jack. So dalawang speaker out. Pero ngayon, hindi yung i-review natin ito. Kasi may bago na yung Fosse Audio ngayon. Which is yung kanila. Mono Black Series o yung V3 Mono na mini amplifier. Hindi lang sila napadala ng isa, kundi dalawa rin. Ayan. Ito ngayon yung review natin kasi this is also powered by a TPA 3255 na chip. And syempre, yung kanilang halimaw or singlaki ng kamay ko na power supply. So yan yung ngayon yung review natin kasi yan yung bago nila. And syempre, itetest rin natin yung kung pangbubugan talaga yung tugtugan yan. And syempre, kung may sipa rin yung tunog niya. Be sure to continue to watch this video. See you sa review mamaya. So again, this is the Fosse Audio V3 Mono o yung Mono Black Series nila na mini amplifier. This is a mono kasi naka 1.0 channel na siya. Amplifier chip is a Texas Instruments TPA 3255. Inputs, RCA, XLR, or pwedeng kaya dito mag-PL or quarter inch jack kasi naka-combo na siya. Combo jack or combo input pala. Speaker output, banana plug or binding post, pwede po yun, or bare wire lang. Total harmonic distortion is 0.006%. Gain XLR, ayan. Terminal impedance is 2 ohms minimum and then 8 ohms. Pwede ka dito mag-load ng 2 ohms load. O pwede ka ding magkabit ng multiple speakers kung gusto mo. So rated power output, ito yung pag-usapan natin muna dito. So kung iiba yung output nito, for example 32 volts, kasi pre-provide nila sa akin is 48 volts, 10 amps. I think hindi ito yung factory power brick niya kasi parang iba yung brand ng nito yung power supply. Kasi pre-provide lang siguro ako na nag-provide lang sila guro para sa akin ng better power supply. Compare natin sa kung bibili ka ng individual nito or yung nito. Kasi pansin ko pag unbox ko kanina, nasa ibang box to eh. Hindi na ka-separate yung amplifier mismo. Kaya I think this is not stock power brick. Kasi nakalagay dito kung gagamit ka ng 32 volts, 5 amps, rated power to or RMS, 100 watts, 65 watts, ang 8 ohms is 55 watts. So, siyempre kung lumiliit yung impedance, lumalakas. Ayan, tandaan natin yan. So, max power, kung 8 ohms yung gamit mo, is 65 watts. Kung 6 ohms, 80 watts. And then, kung 4 ohms, is 130 watts. So, kung 48 volts naman, 5 amps yung gamit mo, gaya nito, yung pinetesting ko ngayon. Kung gagamit ka ng 8 ohms, yung RMS niya ay sa 120 watts. Then kung 6 ohms is sa 160 watts. Ito naman yung max power niya. Ayan. So 8 ohms, karamihan natin yung ginagamit ito 8 ohms. 150 watts. So ayan, yun yung specs niya. So sa weight sa bigat niya is I think mas magaan ito ng konti. Kasi alam ko this is has less feature compare natin sa BT28 Pro. Kasi ito may Bluetooth, may mga multiple inputs, preamp, kaya and then may mga knobs ito, mas mabigat lang to ng konti. I think very slight sabihin natin parang grams na wala sigurong 20 grams yung pinakaiba nila. Ayan. Then syempre kasi may grills to eh. Ayan. Input. So natinesting ko to kanina, medyo prone siya talaga sa init or talagang umiinit siya. Pero bearable naman yung init niya kasi kung hawakan mo, hindi ka naman mapapasok. Or parang operating temperature ng siguro ng itong mini amplifier. Kaya may ventilation sa na, or may grill sa dito. Na kung uminit man, sisingaw lang siya. So mamaya, i-open natin to. This made up of aluminum body. Gaya nito. Aluminum rin to. And then yung parang glossy or semi-gloss na finish. Na grayish finish. So yung makita natin sa harapan, simple lang. On, off. Kanina na-try ko parang may relay siya eh. Parang lumagalagatik yung tunog niya kung i-on natin. And syempre yung selector natin sa input, single input lang yung magagamit natin. For example, kung RCA lang talaga. Hindi kung XLR or PL, XLR or PL lang talaga yung magagamit natin. Hindi naman sila maglalayo or parang same lang sila ng body ng PT28 Pro. So dalawa to ah, dalawa yung iti-testing natin mamaya. So kasi dalawa yung app natin ngayon, nag-provide sila ng power supply splitter. So I think parang hahati nito yung nito. Yung pag-testing natin kanina, pero isa lang yung power supply yung ginamit nila. Kaya mas maganda siguro kung isa lang siya or solo lang yung
isang amplifier, mas lalakas siguro. Kasi tinesting ko kanina, nakasplit to eh. Inawa ko sa mid-high and then yung sub. I think mas lalakas pa siguro kung isa lang yung ang panggagamit sa isang power supply. Yan yung mas maganda sana. So ito yung demo ko kung yung sinasabi ko kaninang ano, relay. Yan, may tick, may lumagatik, may relay. Kapatay natin ulit. Yan, may on natin ulit, may relay po siya. Yan, yan may lumalagatik. May relay po siya. Parang sabihin natin, parang soft start. May soft start po siya. So, yung pag-sound test ko is, gamit ko po is, naka 2-way po ako. Yung unang amp is para sa mid-high or ginawa ko ng full range ngayon yung dual 10 ko. And then, syempre, yung isang amp is para sa dalawang subs na 1,000 watts. So, naka-mono lang po yan lahat kasi mono na po yung channels nito. And then, syempre, single out lang yung speakers niya. Pero, naka-parallel po yung mga speakers niyan. XLR na yung gamit ko and then yung processor ko is Drive Rack PA, PA2. So, yung settings is naka-ano na po yan, naka-crossover lang po yan. Wala po yung dagdag na EQ, kaya flat frequency lang yung ginamit ko. So, kung i-rate ko yung quality ng tunog, sabihin natin sa mid-high siguro mga 8 out of 10 kasi alam ko na medyo mas malinis yung tumunog yung Class D. And then nalelesen na rin yung ano yung hissing. Kasi dati problema ko talaga yung hissing kung wala kang ini-input na audio sa ano sa mid-range natin, nag-hiss yung ano niya. So ngayon talagang ano na hindi na bearable yung tunog ng hissing. And then syempre sa subs naman bibigyan ko siya ng 7. Masyadong ano lang malamya yung ano yung mid-bass niya kasi alam natin yung Class D is specific talaga sa ano sa sub-bass yung tunog niya kaya medyo less impact and more on vibration yung tunog nito. So kanina na-testing ko na to kasi una yung sound check natin isa sa review. Mas maganda yan kasi kaya para ma-experience natin kung ano yung tunog niya and then syempre yung performance niya and then kung anong mangyayari kung makakayanan ba yung load, ganun na load. So first of all, pero una, tingnan natin muna yung laman nito. Kung ano ba yung, kung TP-8255 ba talaga yung nilagay na dito. And sa kasi yung ibang brand ano na. Pero ito, tingnan natin kung talagang TP-8255 yung ilalagay na dito. So ito naman sir yung laman ng V3 mono ng Fosse Audio. Meron siyang dalawang capacitors with 2200 microfarads. Yung mga relays po siya. Ayan. And then yung op amp or yung chip niya. And then sa likod. Ayan. May mga ano sa ganda ng mga piyesa niya. Medyo may mga SMD lang siya na parts. Ayan. May ilaw pala siya. Hindi ko napansin. And then syempre ito yung ano niya na tinanggal ko dito yung heatsink niya. Ayan yung heatsink niya. Yung mga thermal paste pa. Na naka-connect po siya sa body o sa katawan sa ano niya mismo. Kaya medyo ano napansin ko dito pumupunta yung init sa katawan niya. Which is a good thing kasi para ma-dissipate yung heat ng mabuti kung sa labas ito or para mahanginan. Compare natin kung nasa loob yung heatsink niya. Mas maganda yung design ng ganyan. Yung katawan mismo yung iinit hindi yung piyesa. Ayan. So hindi ko lang ma-verify kung TPA 3255 ba talaga to kasi wala siyang indicator. Hirap naman kung ano pa natin to. Ibuksan pa. So ayan oh, ayan. So try natin tanggalin yung thermal paste kung ano. Ayan. So wala po, wala siyang ano, ang indicator kung yung model o model, yung ano niya, yung chip niya kung ano, TP-3255. Sana yan na lang, ayan. So nasa performance naman kasi. Again, mayroon pa pala siyang ano, yung input gain niya. Kanina, sa 31 medyo mahina, ginamit ko yung 25, medyo lumakas yung tunog niya. Pero slight difference lang naman. Kasi parang input sensitivity niya yan eh. Kasi kanina hindi ko na-mention yung ganyan. So, ayan. So, yan yung aking review ng Fosse Audio V3 Mono. So, for orders, magbibigay na ako link sa baba para kung gusto niyo, kung may trip niyo to yung ganitong amplifiers na hindi naman kailangan kalakihan or yung pang bahay lang naman. So, I'll provide the link sa baba.
So thank you again mga sir sa panonood, and see you in the next video. Gagamitin natin to.